Good morning na good morning, pero may snow na naman. Ako naman, Diyos ko. Wala na katapusan tong snow dito sa Calgary, ha? Pero hindi, light lang naman yung snow ngayon, guys. So anyway, guys, ayan, so lalabas muna ako ng bahay lang kasi kailangan kong lagyan ng ano ng fluid washer yung ano ko, yung sasakyan ko kasi ubos na. So nag-warning na kasi dun sa dashboard natin kaya lalagyan ko. Okay, so bihis muna tayo. Ah, anyway, bago pa tayo magbihis, ayan si Emma. Ito. Hi ka naman, hello. Mami. Yes. Wala tayong pasok kanina, guys. Grabe, first time ma-cancel yung class namin dahil may sakit daw yung professor namin. Well, kahapon din pala. So, second time na for this semester, ha? So, ibig sabihin, baka iba yung impact talaga nung lamig last time. Naka-ready na ako nun, eh. Nakabihis na ako. Oh. So, yan, bihis ulit at balik tulog nung sinabi canceled na. Pero ngayon kasi, so nagbihis ulit ako ngayon dahil maya-maya meron kaming parang open house. Pupunta kami ng law firm sa downtown. So titingnan namin kung pwede doon mag-practicum and mag-apply later on. So tingnan natin. Okay, so sabi ko nga guys, ihatid ko siya. Pero sabi niya mag-bus na lang daw siya kasi isang bus 302 lang din siya. And ang uwi niya kasi guys ngayon hanggang alas 6 siya. Hindi, bali ako, mali-late ako sa work ko pero nag-advance kasi ako nung Sunday, kaya okay lang. So, upset lang siya. Okay. So, base lang muna tayo. So, syempre, dodoble pa rin tayo, no? Ito guys, nga pala yung ginagamit ko pag, ano, yung panguna ko. So, okay siya guys. Magandang klase siya. Hindi siya basta-basta na pinapasukan ng lamig. Although, kahit manipis lang siya, no? Yan. So, ito siya. Yan. Diba? Para at least yung umpisa mo pa lang, makapal na agad or magandang klase na agad. Then, siguro ito lang ako. Dalawang ano lang ako. Kasi ano lang kami guys, minus 7 lang kami. So, hindi siya ganun kalamig. Alright, so, labas tayo. And syempre, ito nga pala guys, no. Ito yung aking portable na jump starter ko. No? Sinurse ko kasi siya. Tapos ilalagay ko na rin siya sa sasakyan. Okay, so, sakit muna tayo. Labas tayo. Ay, susi pala. Bye! Ay, dito lang ako eh. Uy, parang wala ko na ba mag-shovel? Kaya na naman, oh. Pero light lang naman siya, guys. Yan, so minus 7. Pero hindi siya ganun kalamig. Yan. So yun, guys, no? Lagi nyo nakikita yun sa vlog namin. Ayan, so ano yan? Green line. Hindi kaya maingay kami dito pagka natayo yan. Pero hindi, kasi yung dumadaan dyan guys na train, hindi naman siya maingay sa amin. Pero pag nandito ka sa labas, maririnig mo syempre yung ano ng train. Ayan, dito pala guys sa Canada, naglalagay kami ng ganito guys. So, windshield washer. So up to ano to guys, minus 40. So importante to guys kasi kailangan syempre marumi dito, I mean pag, especially pag snow, no? Yung mga kalsada syempre, tapos yung patak ng snow dyan sa windshield natin, madumi. So kapag normal na tubig yan, mapuprosen siya, di ba? Kaya may ganitong ano, may ganitong binibili talaga. Kahit minus 40 yan, hindi siya magyayelo, you know, hindi siya magpuprosen. So maglalagay tayo niyan. Saan muna natin yung ating hood. Dumi, oh. Tingnan nyo naman guys, dumi. Yan. So mamaya madali lang i-blower to. Mabilis lang i-blower yan mamaya. Ano lang man siya, dry snow lang naman siya. Ayan, oh. Ah, diba? Oh. Alwin. Oh. Ha? Yan. So sana hindi siya mag-prusin, no? Kasi kila Bianca, naalala nyo guys, no? Nakita nyo yung vlog natin na nakaraan. Ayan, no? Tingnan nyo guys, ha? Talagang hinahanap ko yung ano dito, eh. Sa black heater ko, eh. Wala talaga ako makita. Sabi nung iba, pinapakabit daw yon. Additional. Yun ang sabi nila. Pero so far, okay naman ako. Hindi naman nagka-problema. Kasi nga, syempre, bago pa rin. Tapos, yung battery natin, bago din. As in lahat, syempre, bago. So, kinaya niya naman yung hanggang minus 45. So, wala naman ako naging problema.
Ito. Ito yung filter. Okay lang yan. So, dito tayo maglalagay, guys. Washer. Ayan, dito. Ito natin lalagay niyan. Yun. So, lagay tayo na to. Siya nga pala, guys, no? Itong ganito namin. Nakukuha lang namin to sa trabaho namin sa warehouse. Kasi, di ba nga, syempre may mga truck kami. Sinabi sa amin nung manager namin na pwede kami kumuha doon. So at least hindi na ako bumibili ng ganito kasi ito, guys, parang $3 to $4 ata to isang ganito. No, hindi ko na maalala kasi nga hindi na ako bumibili. Unang bili ko nung bago-bago pa lang ako sa company din, after nga noon, sabi nga nung manager namin na kapag kailangan namin ng ganito, kuha lang kami doon sa likod namin. Eh ginagawa namin lahat. Kumukuha na kami ng marami. Eh dito naman, guys, pagka, di ba, nung tayo na bumili ako, isang box yun, 6 na piraso. So, may 6 ako na ganito. So, libre, di ba? Okay, muna natin. Hindi ko talaga ito mauubos lahat, eh. So, at least na tapos na natin tong washer natin, ano? And so, dito, guys, sa Canada, actually, maraming nagko-comment sa amin. Ang dami raw na ano, na hindi umaandar na sasakyan. So, pamula nung napanood nila yung vlog natin, guys. Ayun, so medyo marami nag-comment sa amin. At ano nga daw, hindi nga daw talaga umaandar yung sasakyan nila. Kasi sobrang lamig talaga, guys, nung nakaraang linggo talaga. At talagang pumalo kami na hanggang -45 nga ata yun, pinaka mataas sa amin dito sa Calgary. Ayan. So, ako, guys, siguro mapapayo ko. Nung time kasi, guys, na bago pa lang kami dito sa Canada, unang-una ko talagang binili agad dito sa Canada, nung time na nagkaroon ako ng sasakyan, itong portable na ano natin, jump start. So, pakita ko sa inyo, guys, yung brand, no? Para at least magkaroon kayo na idea. Ang ano ata na to, guys, type S, yung brand niya. Ganito lang siya, oh. Kumpleto na siya, may charger na siya syempre. Kasi ito yung pinaka parang power bank niya. Ito, lipas natin. Yan. Ayan, full charge na yan kasi chinarge na natin siya. Yan, so ganito lang siya, oh, type S. Diba? So, malaking tulong sa akin to, guys, nung time na hindi umandar yung Dodge ko dati. So, kaya ito talaga yung unang-una kong binili pagdating sa sasakyan. Ayan. Pangalawa, guys, syempre, kailangan mo rin ng... Pasensya na, guys. Medyo messy yung ating, ano, no? Likod. Ayan. Syempre, kaya pangalawa, guys, yung extension wire. Ayan. Actually, ang dami ko na extension wire dyan kasi noong time na hindi umandar yung sasakyan natin, nasa likod kasi nakapark yung sasakyan namin. So, yung saksakan is manggagaling pa dun sa kabilang side. Kaya bumili akong napakahabang wire para lang masaksak yung Dodge natin. Kasi talagang hindi aabot yung wire, eh. Kaya kailangan ko dugtungan ng dugtungan. So, yan yung mga pangalawang binili ko, guys, para at least, importante kasi dito is makasaksak yung ano natin, yung block heater. Kasi nga, pagka hindi natin nasaksak yung block heater dito, may tendency na alam nyo na medyo magpuprusin yung oil natin. So, may hirapang umandar yung sasakyan natin. Then, sumunod, binili ko ito, guys. Ito. Itong battery charger natin na to. Yan. So, pagka hindi kinaya na itong aking portable jump starter natin na yan, so, gagamitan ko siya na to. So, ito yung na-experience ko, guys, nung nasa Dodge pa ako, no? Talagang bumili din ako na ito. Mura lang naman to, parang wala pa ata $30 to. Ito, sinaksa ko siya magdamag nung time na yon. Kasi talagang dead talaga, guys, yung ano nun, yung battery nung sa akin. Kasi sobrang lamig talaga nung time na yon. Tapos, syempre yung Dodge natin is medyo luma na. Kahit, guys, ano natin, i-booster natin siya, yung gamit namin sa sakin ni Julius. Ako, hindi rin kinaya. Kaya ginawa ko, bumili ako na to. Ito nga, sinarge ko siya magdamag. Tapos kinabukasan, ayun, umandar na yung Dodge natin. So, ito yung pangatlo, guys, na binili ko. No? So, lahat yan, guys, dito yung nakatago na lahat yan dito.
Then pang-apat, guys. Ito. Ito yung pang-apat na binili ko sa sasakyan. Siyempre, alam niyo na 'yan kung para saan 'yan, ano? Panghangin ng gulong natin. Kapag ka medyo lumambot yung gulong natin, so at least meron tayong maasahan. Kaya isa rin sa mga binili ko talaga 'to, guys. Kasi ganoon ako eh, kapag sa mga gamit talaga, guys. Siyempre, mas mabuti nang handa tayo. Pasensya na, medyo maingay yung background natin, no? Kasi nga yun, no? Yung ginagawa doon. Okay, so yun yung pang-apat na binili ko, guys, no? Itong panghangin. So ilalagay ko na rin yan sa loob. Kasi ginamit ko yan noong nakaraan, eh. Balik na natin yan. Then, pang-lima na binili natin is ito, syempre. Itong ating leaf blower. So hindi naman siya ganong kalakasan, ano? Pero ano siya, guys, 40 volts siya. Yun nga, pang leaf blower. Unlike nung kay ano, kay Sir Inags, no? Maganda yung kanya eh, kasi talagang snow blower yung gamit niya. Kahit alam niyo na, konting ganun lang tanggal talaga yung mga snow eh. So ito, more on ano lang pag mga manipis lang na snow, tsaka dry snow, ayun, kaya-kaya niya. So ito yung ikalimang binili natin. Yan. So nandiyan lang yan lagi. Pero yung battery tinatanggal ko dito kasi pagka sobrang lamig, yung under niya putol-putol. Kaya tinatanggal ko. Yan. So mamaya ako na siguro i-leaf blower to. Kasi ayun, no, tuloy-tuloy pa rin yung snow eh. Kasi pag linis natin ngayon yan, maya-maya pagbalik ko, ganun na naman. So ito, ilagay na natin to dito. So tayo sa loob, guys. Pasok tayo sa loob. Lamig, medyo nararamdaman ko yung lamig eh. Kasi medyo matagal na tayo sa labas. Panda rin natin yung sasakyan. Owen, are you still, sir? Ayan. Okay, so dito tayo magkwentuhan. And syempre, guys, isa pa sa mga kailangan natin dito, kailangan i-check natin lagi yung battery natin. Dapat fully charge. Then sumunod yung gas tank natin. Dapat at least wag tutungtong ng kalahati. Kasi kailangan dito, sabi lang, no? Sabi lang din sa akin ng mga kaibigan ko, kapag ganitong malamig at bumalo ng sobrang lamig, kailangan dapat yung gasolina natin is laging full tank. Kasi nga, syempre, pag may space yun, so frozen, tapos biglang bumaba yung temperature, so baka magkaroon ng, alam niyo na, matunaw, magkaroon ng tubig yung loob ng gasolina, ng gas tank natin. So yun yung pagkakaintindi ko. So correct me if I'm wrong, guys, no, kung tama yung pagkakaintindi ko sa tangke ng gasolina. And isa pa, guys, no, tip ko na lang din sa inyo. Ako kasi, guys, nung nakaraang malamig talaga, nung pumalo ng minus 45, even minus 30 pataas, lagi ko pinapandar bago ako matulog. So, dire-remote start ko lang siya. 10 minutes lang naman yun. Automatic naman mamamatay yun eh. Pero syempre, bago tayo matulog, chine-check din natin yung sasakyan kung patay na rin talaga siya. So far, okay naman. So, ganun yung ginagawa ko bago matulog at saka pagkagising ko sa umaga. Ini-start ko siya agad. And syempre, guys, isa pa, no? Check nyo rin yung sa insurance nyo kung halimbawa magkaroon ng problema sa daan. Minsan, di ba, hindi rin masabi na matay yung makina nyo or nagkaroon ng problema. At least, alam nyo kung ano yung covered ng insurance nyo. And syempre, dito kasi guys, medyo mahal yung mga, alam nyo na, towing. So, madugo dito. Meron silang binabanggit sa akin, guys, eh, na parang AMA ba yun? Parang ganun, sa parang mag-register daw ako or magbayad daw ako ng 1 year. Mga ganun eh. Pero yung insurance kasi namin, I think covered yun eh. Tsaka yung sa insurance namin sa Hyundai. So parang kasama yung sa in-extend ko na insurance dito sa sasakyan. Kaya yun talaga, guys, na dapat dito laging handa tayo, no? Ayan, always check natin yung mga booster natin. Dapat may cable din tayo ng pang booster. Yun, nakalimutan ko pala sabihin sa inyo, guys, no? Meron din akong cable ng ano, pang booster. Ayan, hindi ko na isama kanina sa vlog, nakalimutan ko. Kasama yun doon sa extension wire ko eh. At isa pa, guys, importante dito, guys, no, yung remote start. Importante yun dito kasi at least kahit hindi ka lalabas, ma-on mo na agad yung sasakyan kahit nasa loob ka pala ng bahay. Unlike kapag wala kang remote start, so kailangan mo lumabas, kailangan mo talaga mag-beast, then saka mo siya i-start pa. Then balik, saka ka babalik ng bahay. So medyo hassle yung gano'n, no? Kaya mas maganda kapag wala kayong mga remote start, siguro pakabit kayo. Yun nga lang, medyo pricey yung ano nun eh, pagpapakabit ata nun. So wala tayong idea, no, kung magkano yun. Kasi nung time na bumili tayo ng ano, ng Dodge,
kasama na yun dun sa sasakyan ko, meron na siya talaga. So, baga, built-in na siya. At saka ito rin, sa sasakyan natin, meron na siya. And syempre guys, ito yung wag na wag natin kakalimutan, ano? Emergency kit. Unang-una, syempre, flashlight. Kailangan natin yan. Power bank. Importante rin. Pagka, halimbawa, malulobot yung cellphone natin, kasi importante, makatawag tayo sa mga kaibigan natin or mga kakilala natin if ever nagkaroon tayo ng emergency. Kasi, sabagay, ang sasakyan naman natin is meron talagang mga saksakan ng pang cellphone yan. So, tip ko na lang din sa inyo, hanggat maaari, paglalabas tayo, magdala na lang tayo ng power bank din. So, yun lang yung magiging vlog natin ngayon, guys. No? Ayan, pinakita ko lang sa inyo kung ano yung mga kailangan natin sa sasakyan, especially pag mga ganitong panahon, ano? At talagang marami sa ating Pilipino na talagang, hindi lang Pilipino, even kahit anong lahi, na talagang nagkakaproblema sila sa sasakyan ngayon pag ganitong panahon talaga. Sobrang lamig kasi guys, kaya yung sasakyan is hindi talaga, minsan hindi talaga umaandar. Ayan. Kaya kailangan guys, maintain natin lahat yung lagi yung sasakyan natin. At ano pa bang maipapayo ko sa inyo? Yun lang naman guys. Basta ako guys, payo nga lang sa inyo yung mga pinakita ko sa inyo yung mga gamit kanina. At least dapat meron tayong mga ganun. Medyo naramdaman ko yun lang. At least dito tayo sa loob guys, no? Hindi na masyadong malamig. And so still, maganda natin to. Yun. Ayan. So maganda natin yung fluid washer natin. Ayan. O, diba? At least malinis-linis na siya. Sa likod, ganun din. Okay, so mamaya konting linis na lang tayo, no? Oh, then mamaya papasok na rin sa Emma. Yeah, pasensya na guys, no? Madumi yung sasakyan natin. Malingray sa bahay at si Emma ay papasok pa yun. Okay. So yun yung mga tip ko sa inyo guys, no? And sana nakatulong sa inyo yung vlog natin ngayon, especially sa mga kagaya nating bago pa lang dito sa Canada. Well, at least, di ba? Basta guys, pagka ano, patati lang naman dito, tulungan eh. Kaya gaya nga nung ginawa ko nung nakaraan sa kaibigan ni Emma, so tinulungan natin. And at least, napaandar natin yung sasakyan nila. Pero yung isa kasi, hindi nga nagka-problema pa. Pero guys, kinabukasan, inangat nila yung hood, okay na. Ayun, napaandar na rin nila, ginamit nila yung ano natin, yung isa nating jump starter natin, ano. So, yun, binalik na rin nila dito sa bahay. So, ito medyo mahirap tanggalin to eh. Hindi to kaya ng lip blower ko eh. Kasi, yun, ha. Pakita ko sa inyo yung harapan, guys. Kahapon, okay na eh. Medyo matagal-tagal na rin nahinto yung snow eh. Pero ngayon, ayan o, maputik na naman. Dumi na naman ang kalsada namin, o. Huh? Ano? Ay, nako. Buhay Canada. So, pasok na tayo, guys. Okay. So hanggang dito na lang itong vlog natin guys, no? And I hope nag-enjoy kayo sa vlog natin and sana may natutunan kayo kahit konti, no? Ayan, so see you on the next one. Peace!